Magandang umaga po, magandang tanghali, at magandang gabi sa inyong lahat. Ako po ay si Rudy Abalos. So, nandito po tayo ngayon sa pagpapaliwanan tungkol sa Aloe Vera Company, kung saan ang mga ordinaryong mga tao ay nakuhang maging extraordinaryong tao. Okay? So, bago po lahat, ang ating pong pagpapaliwanag ngayon ay Tagalog po. So, kung meron lang po akong singit na English, ay pagpamahin nyo na lang po. No? Okay? So, sasabi ko lang. Okay. Okay. So, ang pangalan ko po, ako po ay bigyan ko lang po na ang iksing na pagkatao ko bago po ko nakita ang Forever Living. Ako po ay nagtatrabaho sa pampasaherong barko kung saan ang kita o sweldo ay sapat na. Kaya lang, malayo po ako sa aking pamilya. No? Pag ako ay nagbakasyon, hindi ako gaano ang kilala ng anak ko. At time sa pa lang. Pero pag ako naman ay paalis na, halos ayaw nang dumitao sa akin. Ganyan po ang trabaho kong sa pagkamit na trabaho ng sa abroad. Yun yung para sa akin. So, siguro yung mga iba na nauunawaan ng aking pagsakripisyo. Tawag ko na din doon ang sakripisyo. Sa realidad ng buhay, nagkatrabaho sa ibang bansa. May mga sakripisyo po yan. So, yan po yung aking pong trato. Pero bago po lahat, no, ang maganda po sa lahat nun, ang aking asawa, si Vicky Abalos, siya po yung unang-unang na-invite o nakapunta, na-imbitahan dito sa kumpanya na to. No? Mabuti na lang na imbitahan na asawa sa Forever Living. Habang siya naman ay nagtatrabaho. Siya yung una nakakita nga sa Forever. Ako po yung sa una ay punong-puno na ng duda. Dahil sa laki na kinikita sa Forever, parang imposibleng makuha. Pero nung nakita ko ang paliwanag tungkol sa produkto, doon po ako naniwala na posible talagang kitain ang ganda ng produkto ng Forever Living. Lalo na po yung aloe vera gel. So, mamaya ikwento ko po kung bakit po napakaganda yung produkto na to. So, ito po siya. Ang dahilan po, no? Ang aking pong panganay, no? Yung kapag po ay nagsisimula sa Forever, siya po dahilan kung bakit po napunta sa Forever kasi po dati po siya may asthma noong 4 taon pa lang siya may hika po siya gumaling po siya sa pag-inom ng aloe vera gel absorbency at bipropolis ay po nakita po namin ang bumili po sa paliwanag na tungkol sa produkto. So, binili po namin lahat ng pangangailangan. Nung halos yung isang box na binili po namin. So, ang kagandahan po ng sinupan niya po. Malapot yung plema. Pagkatapos, guminhawan at naalis na po ang kanyang hika. So, sa ngayon, siya po ay naging architect na. So that time, nag-isip-isip na rin kami kung paano namin gawin ang negosyo ng Forever. So, mamaya, ikuwento ko po yung iba. So, ang maganda po sa Forever, no? Nung kami po, nung ginawa po namin ito, magkaroon po kami ng sasakyan. Yan po, so, may mga incentive, no? Ako yung una namin sakyan. So, hindi ko po pinagyayabang
na kung ano po yung meron kami, nagkaroon kami sa pero ito po yung resulta pag isang bagay na ginawa po natin, na siseryosohin po natin kahit anong bagay po yan, makakamtan po natin kung ano yung mga gusto natin makanta. So nakita po namin sa na kumpanya ito na pwede talagang mangyari, no? Good time kung kami and so hanggang ngayon ito kasi mahilig po kasi mag-travel-travel pamilya po namin. So yan po yung mga isa sa mga insentibo na ang kumpanya ito na forever. So kagandahan po niyan ngayon po, no? Ito po yung dalawa ko, tatlo lang po ang aming anak. Yung panganay ko po, ito po yung architect. Tapos yung pangalawa, nakatapos na rin, lasal ng marketing advertising. And then yung bonso po namin ay computer engineer po. Nag-aaral, kasalukuyan nag-aaral po siya ngayon. So, ngayon, nakakatawa po kasi nakikita mo yung kapag paglaki nila, kung paano yung mga development nila. At sama-sama kami pag Sunday o may mga family day kami, pupunta po kami kahit saan. So mula nung kami po ay mga maliliit pa sila hanggang lumaki. Okay? Tapos sa gabay ng Panginoon, so nangyari po yung mga ito bagay. So ayun po ang gusto po lamang na kung sa inyo para po masulit ang mga ating oras, bawat isa sa atin ang aking pong konting pakiusap lamang po, no? Dahil ako naman din nung ako po ay nag-umpisa dito, gusto ko masulit kasi malayo po ang inaatinan po namin from Green Hills to Imus. So kaya ang ginawa po namin ano yung dapat gawin, so sinunod po namin. So ang una-una pa lang dapat pong gawin po natin ay makinig, kasi wala naman mawawala sa atin kung makikinig tayo, dahil posible din na mas makuha nyo yung mga gusto nyong kunin bukod sa mga nakuha po namin, kasi yung mga nakuha po namin ay napakaliit lang kumpara doon sa mga taong naging successful ko or naging tagumpay dito sa negosyo nito. Okay? Makinig lang po kayo, no? So then maging bukas ang ating isipan na para po tayong bata na nakikinig hanggang sa maintindihan po natin na maintindihan. So ang pangalawa, kung meron po kayong ball pen or papel, pwede po kayo magsulat. Kasi po, may mga bagay na nakakabukas isip natin o nadadagdagan, pwede natin magsulat. Okay? At yung panilang importante, yung mga mahalagang bagay lang po. Okay? At ang pangatlo, sumali lang po kayo. Ang ibig sabihin sumali, hindi na hindi ko po na nagpilitin sumali, pero dito sa ganitong mag-usap, kailangan kasali tayo para mas lalo natin maintindihan, di ba? Parang sa eskwelahan, di ba? Kailangan magtaas ng kamay kung mayroong natanong o para alam kung ano yung mga nakikita o at least tayo kapag sinama natin yung sarili natin, eh, doon tayo. Kasi maring nakikinig lang po kayo, pero mas maganda, maramdaman po natin na nandun din po tayo kahit na po, ay kahit lang po na nakikinig po tayo. Okay? So, unahin po natin, ano ba ang kasaysayan ng forever? Ang forever po, ano, nagsimula po 1978 sa Amerika. No? Wala pong pagkakautang na kumpanya, lampas na po ng isa
4.5 billion ang pag-aari ng kumpanya. Ang buong mundo ay lampas na 2.5 million billion. At ang pagmamayari po, may-ari po ay si Lex Mon. Lex Mon po, no, ay misyonaryo at ang kanyang pananaw ay tumulong sa mga tao na maging tagumpay at maging tumubay pa rin sa pagkaparintan sa pagpulong. Sa makatawid, kung tayo po ay tumulong, so magiging tagumpay tayo at kung matulungan natin ay magiging tagumpay. So, pareho po. No? So, ang kagandahan po, yun po yung kanyang pananaw. Okay? So, kasama po ng forever, sa ngayon, ang kanyang anak na si Rex Mon, ang anak ni Rex Mon na si Greg Mon, ang siyang nagpapalakad. Patuloy ang paglago sa buong mundo. Ibig sabihin, kahit saan, mahusay sa pagsanay at pagtulong. Tagumpay sa pangangalakal, lampas na sa 160 na bansa sa buong mundo. No, kahit saan po tayong bansa pumunta, may forever living. No? So, sa kahusayan po ni Rex o ni Greg Mon, ang pang-anak, dahil siyempre, siya po yung mamana. Okay? So, ano pa? So, Forever Living Products International o pangdaigdigan. Ang punong tanggapan po ay nasa Scottsdale, Arizona, USA. 43 taon na po na patuloy ang paglago. So yan po ang pinaka-head office po ng Forever ay sa America, Phoenix, Arizona, USA. So, dahil nandito po tayo, ay Pilipinas. So, sa Pilipinas po, ang ating punong tanggapan ay nandito po sa Hexagon Corporate Center, Quezon Avenue, Quezon City. Nagmula po ito noong 1991 o 1991. Then, ang ating pong mga ibang or tinatawag na business center, meron din po sa Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Calamba, at Cavite Product Center. So, yan po. So, dito sa Pilipinas, no, kasalukuyan kung yan po ang pinaka lahat po ng tanggapan ng ating opisina. Okay? So, then, tatlong dahilan po, no? Tatlong dahilan po bakit kami masaya sa loob ng 42 taon na patuloy na paglago. Although, hindi naman po, no, 4 taon na kami, pero sa Pilipinas, so, mula noong 1997 po kami nagsimula. Una, mabilis na paglago sa buong mundo ng pamilihan. No, ang bilis ng sa paglago. At pangalawa, napatunayan ang pamihiran ng negosyo. No, no. So, ganyan po. Dahil sa mga bagong magandang pamamaraan tungkol sa negosyo. And then, nanguna sa paglago ng produkto. No? Sa dahil po ang pinaka
produkto po natin ay ang aloe vera. Okay? So, kasi sa end forever, nangunguna sa buong mundo, panlago, tagagawa, mamahagin, aloe vera. Ito po, dampas ng 7,000 hektarya taniman ng aloe vera sa Dominican Republic at sa Phoenix, Arizona. So, walang pumantay, walang pamatay, insekto, peste, o pataba ang ating alo, bukirin. Ibig sabihin po, hindi tayo po gumagamit no, ng mga patay, mamatay insekto, or pataba. All, lahat po ay natural po lamang. Patento sa pagtibay ng proseso. Ibig sabihin po, hindi pwedeng gayahin. Dahil pag patento, mayroon po mga legal na dokumento na sila lang po pwede o magpwedeng claim kasi po. Nangunguna po ang forever pagdating sa taniman aloe vera. Superior quality ng produkto. Sabihin, kalidad ng produkto ay mataas. Napakataas po ng kalidad ng ating produkto. Okay? So, ano ba yung mga superior na produkto ng mga ng forever? So, nutritional, pagdagdag sa pagkain, no? So, ibig sabihin, ang ating pong produkto ay more on pag nakakain po. Hindi po tayo gamot. Meron din po tayo pang sariling pangalaga sa ating mukha, sa ating balat, ng pangalaga sa balat. Yung maganda po ay inumin aloe vera, mahalaga sa ng mga no, pamamahala ng bigat. Mahala sa bigat, ibig sabihin yung pag meron tayong gustong magbawas ng timbang, pumayat, iba. So, mahalaga sa, meron po tayo may langis po na ang tawag po doon ay essential oil. Yung po yung mahalaga ng mga langis. Okay? Okay. So, okay, sabi nila, bakit forever? Diba? Bakit naman forever? So, ito po, no? Bibigyan ko lang po kayo ng idea. O, pwede naman kung hindi nyo, ito lang po yung idea ko natin. Pwede nyo naman din gayahin or pwede nyo din naman din hindi gayahin. Una-una, no? Dahil bakit forever? Bakit hindi traditional at mga tindahan? Kasi tayo mga Pilipino, di ba? Yung negosyante, maliit o malaki, ang pinakamarami po ngayon ay mga tindahan. Okay? So, ang traditional tindahan, siyempre po, mataas po na puhunan. Pwede naman kung maliit ang puhunan, maliit din naman ang kita. So, kaya tayo po ay nakikipagsapalaran ng klaseng negosyo. No? So, kung kaya natin palakihin ang maliit na puhunan, hindi din naman gawin. Pero po sa traditional, realidad po is malaki po talaga ang puhunan. No? Nangailangan na inventaryo. So, kailangan po, meron po tayong inventaryo. No? Kailangan ng mga tauhan. No? At kailangan matigas at mahabang oras. Kailangan bigyan natin ng halaga. Medyo mahaba po. So, walang suporta
No, depende kung talagang tayo lang. Siyempre, sa umpisa na yan, mga. Pero, namang tumatagal, mawala din. So, yun po yung misan na nangyari. Pero may maganap din naman na kahit na ano nangyari, nandiyan pa rin ang suporta. Okay. At mayroong peligro. May peligro. Mayroong pwedeng malugi or lalo na kung ang kapital ay napakalaki. So, yan po. Ang peligro po, halimbawa, may bagyo, may kagaya ng mataranasan po natin. So, kung apektado tayo ng pandemic, ng ating negosyo, sasarado tayo. So, yan lang po yung, yan po yung, traditional. So, pwede naman din natin gawin. Ngayon po, as of ever, una ng pagmamerkado, minimal lang po. Kahit na po ang mga puhunan, ano, ang puhunan po ay nang maganda dito, ginamit natin, iniinom natin, yung po yung pinupuhunan natin. Okay? Wala pong inventaryo dahil may sarili po tayong pisina. Sila lang po. Okay? Merong nag-iinventaryo at nagbibigay ng pamamaraan. Lalo na sa paggawa ng mga bagay, bibigyan po tayo ng pamaraan sa atin din po. Maglus natin inventaryo. Pero, siyempre, yung inventaryo lang natin, yung mga tao na ating membro na wala nang kailangan tauhan. Ano? Kasi, hindi mo kailangan, hindi natin kailangan maghanap ng mga tauhan na papasweldohin. Sweldohin natin. So, kasi po, ay, ito po ay pwede natin gawin, no, sa bahay lang, kahit saan man tayo nagpupunta. So, nababaluktot ang oras, ibig sabihin po, no, kung anong oras po tayo gustong magsimula, anong oras tayo gustong matapos, kung may mga anibersaryo, pwede tayong, di ba, kahit birthday ng ating anak, so, pwede na tayong ayusin, no? Hindi kagaya po sa tayo po ay nagtatrabaho. So kung tayo po ay mayroong anibersaryo o mayroong mga kaarawan, hindi tayo pwede mawala. Dahil baka mawala rin tayo sa trabaho. Okay? Puno ng suporta. Meron po tayo. Ang dami pong mga pagsasanganay sa online. Ibig sabihin po dito po sa mga online. Nandiyan po lang. So, ang mga sponsor, ang mga ating pong mga kasamahan ay marami pong suporta ang binibigay. At garantiya sa pagbalik ng pera. Ibig sabihin, meron po siyang garantiya. Halimbawa, hindi mo nagustuhan produkto, basta mayroong pangkalahati, pwede mo ibalik. At ibalik sa iyo yung pera. Pero sa aming pong karanasan, wala po kami nagkaganon. Dahil napakaganda ng produkto ng Forever. Kasi po, hindi po sila magagarantiya na ganun, kung hindi talaga maganda ang produkto. Okay? So, yan po yung mga alam. Bakit hindi trabaho? Kasi sa trabaho, kailangan natin ng karanasan. Kailangan meron tayong karanasan sa pagganap buhay, no? Or mataas ang pinag-aralan sa minsan. Yun na mismo ang hinahanap sa atin. No? Meron pa. Pag wala tayong gawa, wala tayong bayad. Ibig sabihin, hindi tayo nagtrabaho ngayon. At hindi tayo susweldoan. Nababayaran. Okay? Limitado sa oras. Dahil
hawak nila yung oras natin. So, halimbawa kung gusto na mission ba tayo pa-overtime, eh tayo, pwedeng hindi ahiyaw. Kailangan natin overtime. For mission, pwede naman din. Kaya lang, manghihinayang naman tayo. Yeah, okay. So, pirmihan kita. Ibig sabihin po, kung tayo po ay sweldo natin, ay 500 per na isang araw. So, 500 lang. So, yan po yung pirmihan kita. Yeah. Ang pasok mo, ang pasok natin, alas 8 hanggang alas 5 ng hapon. Okay? So, mas kaunti ang seguridad sa trabaho. Bakit mas kaunti? Dahil tayo po ay nangamuhan, pag tayo pag naglugi ang kumpanya, o pag tayo po ay konting mali, so, pwede tayong tanggalin ang ating pong mga amo o hindi papasweldo sa atin. So, yun po. So, yun, maganda po ang trabaho kasi po ako naman din po ay galing po ako dyan. Pero, mas maganda po para mas marami tayong oras sa pamilya. So, mag-try din tayo. Mag-subok din tayo ng mag-negosyo. Ako naman, kami naman, hindi naman kami umalis agad sa aming trabaho nung kami po ay ginawa naman namin ito. No, halos isang taon po, bago po kami umalis, may isang taon kami trabaho hanggang nakita namin yun namin ginawa. So, bakit forever? Forever, pantay na pagkakataon. Mayroon pong lahat po tayo pantay-pantay. Walang kahit na pong may pinag-aralan o wala, pwedeng maging tagumpay sa forever. Okay? So, kalayaan sa oras, ibig sabihin po, no? Kahit anong oras, pwede tayong gawin ang forever dahil hawak po natin ang oras po natin. So, pero sa umpisa po, no, kailangan tanim. Kailangan gawin po natin yung mga dapat ay tuturo sa mga pagsasanay para lalo tayong maging matagumpay sa negosyo na to. Pero magsisimula po, hindi po kalayaan sa oras na yeah. Pero ang maganda po nun, pag marami na o tagumpay ka na, may kalayaan ka na sa oras. 3, 4 years, 5 years, yun po. Hindi ka guys sa pagtrabaho, kahit 20 years na tayong trabaho, pag sinabi ng ating amo, kailangan pumasok ka sa Linggo, kailangan kita. Minsan, hindi tayo makatanggi. Dahil yun po, inaranasan ko po dyan, nung ako po yung tatrabaho, restaurant. Mayroon po kailangan na Linggo. Hindi po ako makaayaw. Okay, so, yan po yung mga karanasan po natin. Pero, hindi naman lahat po ganun. Okay? Pwedeng pumasok sa pandaigdigang pamilihan. Ano po ang ibig sabihin nito? Halimbawa, mayroon kayo tayong kakilala sa ibang bansa. Pwede natin silang alukin. Ibahagi natin ang negosyo ito. Pag naibahagi natin ang negosyo ito, magustuhan nila. Yeah, pwede din nilang gawin doon. Kung ano po ang pera nila doon, siya po ang matatanggap natin dito sa Pilipinas. Walang hanggan ang pagkita sa pagkita. So, kung ano yung gusto natin, kitain, yan po ay nagbabase kung paano po tayo magtrabaho o gawin ang negosyo ng forever. Ang bonus sa katapusan ng taon, pakotse, ito po, paglalakbay sa ibang bansa na libre, pambayad, pagkahari at pagpamana
ng kita. Ibig sabihin po, meron po tayong pwedeng pamana sa ating pong pamilya. Kung tayo ay mawala man sa mundo, so, pwede natin pamana sa nila. Sa mga anak po natin, no? Kung hindi kagaya ng ating pong trabaho, huwag tayo pa yung nawala, hindi natin pwedeng pamana kahit anong posisyon pa tayo sa ating trabaho. Paano magsimula? Paano magsimula? Simple lang, kahit sino pwedeng gawin. No? Una-una, mag-rehistro at kumuha ng ID. Libre po yan. No, kausapin niyo po ang taong mga nag-imbita sa inyo dito. Sila po ang magagabay sa inyo. O ano po ang mga dapat niyo gawin. Pangalawa, pwede naman ka po ipumunta sa website forever livingproducts.com. So, yan po. Ang mas maganda po ang pag-apply po kayo sa mga nag-invite sa inyo. Then, click and join, pumunta sa Get Started. Ilagay ang informasyon sa tatlong hakbang aplikasyon. Ibig sabihin po, nandiyan po susulat ang pangalan, una. Tapos yung tirahan. At saka kung sino yung taong sponsor po o nagpakilala sa inyong ng forever. Ang inyong pagpipilian, ano po yun? Halimbawa po, ikaw yan. So, pwede kang maging preferred customer. O yung mga preferred customer, yung sabihin, gusto lang bilang mamimili lang. Gusto lang mamili. Magkaroon lang siya na discount na 5%. Yung 5% diskwento sa lahat ng mga bibili niya, meron siyang 5%. Maganda po niyan pag sa siya mismo ng genuine at totoong produkto po yan, no, pag sa tao po ay bibili o center o sino yung mga taong nag-introduce sa inyo, yan po ay mga genuine o tawag na tunay na produkto mga bibili po natin, hindi kagaya sa mga online. Okay. So, or maging pwede rin pong maging tawag po namin ay forever business owner sa aking negosyo. Yan po. Oh, mayroon tayong sa aking negosyo. Ang diskwento po ay umaabot ng 30% hanggang 48% at may mga incentive pa o incentive. Yan po. Then, ang maganda po ay forever, no, maging po ito, forever business owner. Ganda ng pagkakataon na ibibigay sa atin. Dahil po may mga kalamangan po, pag tayo po ay maging FBO. Ano mo ang kalamangan? Kalamangan po. Naari tayo ng benta, ng tingi-tingi, base sa ating kagustuhan. No? Gusto lang po nilang tingi-tingi, isa-isa, dalawa, mga produkto. Yan po yung mga tingi-tingi. Okay? So, ang mga preferred customer, no? Na meron tayong, paper customer, meron tayo dyan na 25% sampung tayo po ayan o as mamimili ng tingi-tingi, meron po tayong 30% pagka naman paper customer, meron po tayong 25% ayan po tayo tayo lang po maganda po kayo makapag tayo tayo ng kupunan bigilang FBO. O ano po yung ginagawa mo? Ginagawa din nila. Yan po yung tawag dyan ay kupunan bilang FBO. Okay? So, paano po yan? Paano maging FBO? O, PO, paano maging FBO? So, halimbawa, ikaw yan. So, pwede kang mamili ng isang kahon
Acton bus ng two scales na two cc o yan po yung puntos, no? So ang ano po niyan, ang tingin bahid po niyan ay 24,305. Bawas po yan ng 5%. Okay? Pag po, isang beses lang bibilin, pero ang maganda po, pag tayo bumili ng, meron na po tayong diskwento na 30% or anytime mamili ng produkto at ipunin hanggang umabot ng 2cc o 2 puntos. Kalaga na 22,000 bawas na ng porsyento. Okay? So, yun po. And then, yan po yung bagay na tingin. Okay? So, is credit, pabalin ng yan, 1cc o puntos ay 11,950. And yung cc ay broke po, puntos. O, pwede po tayong mag kumuha ng ang binibigay na promo ng kumpanya. Pinakamadali matapos ng puntosan ng promo ng star. Diyan na pa. Ang halagang 18,425. Ikaw, ang membro, 5%. Ang halagang mabayaran lang ay 17,503. At sa iyong pagbili, mayroon ka ng 30% diskwento. So, ang iyong landas na karera, ito po yung pinak-marketing plan. So, isa po, preferred customer. So, 2 points. Makaroon ka ng magiging assistant supervisor ka. So, 30% na ang diskwento mo. No? Pero, aktibo ka pa. Mayroon pa siyang karagdagan 5%. Okay? So, pag naka buo ka naman ng 25 na puntos, no? Magiging supervisor ka, yung 30% magiging 38%. Okay? At pag ikaw ay naging umabot ng 75 na puntos, magiging assistant manager, 43 na ang percent ng discount mo. Then, pagka ito 120 case credit o 120 or sa 2 buwan or kung makaabot ka ng 4 na buwan ay tumutatal na 150 points ang iyong posisyon. Is magiging manager ka, gandahan naman magiging 48 na diskwento. Alas by 1 take 1 na po ang produkto. Okay. Okay. Yes, mga maganda po diyan. Oh, magsimula sa FBO, simple. Puno. Lahat ng tao pwedeng gawin. O so, gumamit ng produkto. Oh, dumalo sa pagsasanay ng mga special. Ngayari. Ibahagi ang produkto sa pagkakataon. Okay. Sponsor lang sila sa negosyo. No? Kung tayo gusto nilang bumili, mayroon din silang pabili, gabayan sila, no? turuan sila sa pagtamo ang mga insentibo. Kailangan ituro natin kung ano yung paano rin sila makakuha ng insentibo. Then, paano tayo binabayaran ng mga kumpanya? So, pag nagbenta ng tingi-tingi, abo po ng 10,000 hanggang 30,000 kada buwan. No? 48, 30 to 40,000. Tingi, depende sa posisyon. Bonus na pagtayo ng kuponan. Pag meron naman tayong kuponan
Marami na tayong grupo. So, 40,000 to 100,000 kada buwan. No? So, 3% hanggang 48% galing sa dami ng grupo. Ayan po. Depende po sa case. Kasi dito punto, dami na po na miyembro. Okay? So, paano tayo binabayaran sa royalty income? Potentially, 100,000 to 1 million kada buwan. Ang taunan siya mas bonus, million ang bayad sa mga pagbiro mundong kada taon. Ang mga cheque maabot ng $2,500 hanggang 1 million. Why? Ayan po, ayan po ang Aloe Vera Company. So, ayan po. Salam po. Ito po yung Aloe Vera Company para makita niyo po. Dali na po. Incentivo. Parang mahirap paniwalaan ang realidad. Kailangan po ng oras, pagsikap, pagkusang matuto at may palago ang bagong kayahan. Maging parte ng dynamic na kukunan at maging handa sa mga pagsubok, maging positibo, tulungan para matulungan tayo ang negosyo nito. Balit hindi kailangan ikaw lang ang negosyo para sa iyo, balit hindi kayo. Okay, yes. Support ang pagsasanay online, mataas kalidad ng ibenta sa merkado lokal na pambansang pandaigdigan, sanay magtas na pangyayari. Okay, sa pag sa mga nasaksihan niya po eh, pwedeng sabihin niyo, oo, tingnan ang potensyal, masayang kasali. Saya kok amin, santai, maaf pak.
ipagkita agad po sa inyong sponsor. Gumamit ng produkto sa mga iba, sabihin na hindi. Pwede po yun. Tingnan, pero tingnan niya ang potensyal. Ngunit hindi para sa iyo. No? Pwedeng baka ibang tao. Pwede kang mag-recommenda ng isang tao. At subukan. Subukan mo lang ang produkto. Kahit na po yung maliit na bagay na produkto. Pwede po na subukan. Or, siguro. Siguro, tingnan potensyal. Kailangan ang karagdagan, information. Kailangan po. Ng pang-promotion po, sabihin magsanay po makipagkita sa sponsor at sa mga karagdagan kalaman at gumamit ng produkto. Okay. Ang buhay ay tungkol sa mga pagpipilian. Ang mga pagpipilian bawat gawa ay gagawin o ngayon ay matutukoy sa iyong hinaharap. Pumili ka. Pumili ng matalino. Po, siyempre mga picture. So, sa huli, no? Ito po yung sinabi ni Richard Branson. No? Kung may nag-alok sa iyo ng kamangha-panghang pagkakataon at hindi ka sigurado magagawa mo ito, sabihin na oo. Katapos ay alamin kung paano ito gawin sa paglaon. Okay? At lang po. Maraming salamat. God bless us all.